marami po na dapat malaman at ma-appreciate tungkol sa Diyos na hindi natin naaabot kung hindi tayo nagmamature. Kaya kailangan ng spiritual maturity. How to grow spiritually? First and foremost, we've got to understand and master the basics. Kailangan lubos nating nauunawa, alam ang pasikot-sikot ng mga fundamental na mga katuruan ng mga pasimulang bagay. Kung sa pag-aaral ng musika ay nagsisimula ka sa do, re, mi, kung western music yan, at sa pagbabasa ay ABC, dapat din naman sa Bible, alam mo yung mga basic na katuruan. At sa mga nagkakamali, ano ang sabi ng Panginoon sa Mark 12:24? Jesus replied, "Are you not in error because you do not know the scriptures or the power of God?" Maraming nagkakamali sapagkat hindi nila alam ang scriptures, ang salita ng Diyos. At siyempre, pag sinabi ng Panginoong Jesus na scriptures, ang tinutukoy niya ay yung tinatawag nating Old Testament. Dahil nung nagsasalita ang Panginoon, siya naglalakad, nagtuturo, hindi pa naman nasusulat at hindi pa nakocompile yung tinatawag nating New Testament. So whenever Jesus makes a reference to scripture, he means Old Testament. That's why it is very important. He says, you are in error because you don't understand the scriptures. Kailangan alam natin yan. Hindi yan napalitan ng New Testament. Doon tumubo yung mga maraming katuruan ng New Testament at dapat ay sinusukat natin yung New Testament sa kaalaman natin doon sa Old, sapagkat doon nakasalalay at doon nakapatong yon, at hindi mo mauunawaan ng anumang bagay doon kung hindi yon nakasalalay, kung hindi ang pundasyon ay yung mismong Old Testament. It's important to know the basics of the law, the prophets, and the wisdom literature, poetry, and all that. How else do we grow spiritually? Pursue higher and deeper learning. Di ba't ang puno man, pagka siya ay lumalaki, tumataas ang sanga, pero lumalalim ang ugat. Hindi pwedeng taas ka lang ng taas ang sanga at hindi lalalim ang iyong ugat. Sa konting hangin, tumba ka. Hindi maaari siguro ganong kalalim ang ugat o nalampasan na ng lakas ng hangin yung lalim ng ugat niya. Pero yung mga tunay na malalalim at matitibay ang kapet, yun ay nakatayo pa rin. Yun ang mga nakikita niyong survivor. Kaya mahalaga sa ating buhay na espiritual, lumalalim at tumataas ang pagkaunawa. Lumalalim sa salita ng Diyos sa parang lupa na kinakapitan ng ating ugat at kinukuhanan ng mga katuruan at mga nutrients. At lumalaki naman ang application, ang mga naaabot ng application sa pamamagitan ng ating mga dahon. Mahalaga yan. So pursue higher and deeper learning. And in Hebrews 6, 1-2, napakalinaw ng sabi dyan, "Therefore, let us leave the elementary teachings about Christ and go on to maturity." In fact, kung bubuin nyo yung mga kasunod ng mga verses nito, sinasabi, let us leave the elementary teachings about baptisms, about the laying on of hands, about being raised from the dead, and about future judgment. Yan ay mga basic things. Dapat lumalampas ka dyan at may iba pa't napakarami pang ibang dapat pag-aralan sa buhay. But how do you leave the elementary teachings? That means leaving your comfort zone. Paano ka tataas kung ikaw ay afraid of heights? Paano ka susuot sa lupa kung ikaw may claustrophobia? Paano iiwan ang mga dati na't nasa ulot na kabisa at komportable na tayong mga turo kung ayaw natin na mahirapan ang ating isip, ang ating loob? Because whenever you leave something, you leave a comfort zone. Sanay ka na ron, ayaw mo nang iwan yun. Kaya maraming mga tao na nasanay sa ganitong turo, ayaw nang maiba yun, ayaw nang ma-challenge yun, ayaw nang madagdagan pa dahil sabi nila, ay, komportable na ako, ayoko nang magulo pa. Sapagkat sa bawat pagbabago ng isip, sa bawat paglago ng isip, ay dumadaan muna sa isang panandali ang kaguluhan. Kasi meron ka ng tahimik na tahimik ka ng pinaniniwala at niyayaka, pagkatapos lalaki ka mula doon, merong transition period. Aalis ka mula sa dati at lilipat ka doon sa bagong level, mahirap yon. Para rin na ikaw ay sanay ka na sa isang maliit na bahay, lilipat ka sa malaki, kung tamad ka, ayaw mo nang lumipat dahil buhatan na naman, balutan, hirap yan. Parang nasanay ka na sa ganitong recipe, may nagtuturo sa iyo ng iba, ayaw mo na akong guluhin, tama na ako dito. Ito yung mga isip na hindi lalago. At maging sa mga bagay pong espiritual at relihiyosong mga bagay, merong nalalaman mo dahil milk pa lang ang ipinakain sa'yo, pero darating ang panahon that you will have to eat meat, and you will have to not really leave what you learned,
but to appreciate another form and another manifestation of that truth. Naiiba yung level. That means leaving your knowledge, your understanding, your perception, and sometimes even if your beliefs for another level and degree of revelation that can come from the same God. So if your knowledge or understanding or perception or belief has been constant, it has been the same, walang nadagdag, walang naiba, sa mahabang panahon, isa lang pong ibig sabihin nun, mga kapatid, wala kayong growth. Parang meron kang sapatos para hindi ka na bumili ng iba, ayaw mo na lang lumaki ang iyong paa. Parang malaki ang iyong baywang, pinag-exercise ka para lumiit, ang pinoproblema mo, paano yung mga pantalong ko? Hindi magpapa-repair pa ako, hindi bibili pa akong bago. So ganito na lang. Laging merong kaunting hirap na kasama ng pagbabago. Pero ano sabi sa Biblia? We are being changed from glory to glory. So hindi tumitigil ang pagbabago. Kaya lagi tayo nag-a-adjust. Pag nakakarinig tayo ng mga bagong anggulo ng katuruan, hindi mo agad tinatanggihan. Sinasabi natin, ano kaya ang matututunan? Ipoproseso, ipapanalangin, hindi agad-agad ay tinatanggihan. Mahalaga that we are ready to change from glory to glory. Therefore, how to grow spiritually? Be open-minded. Kailangan bukas ang isip. Aba, may mga nagmamalaki pa. Aba, kami serado de candado. Nilunok ko ang susi at tumalon ako sa dagat at sumisid ako doon, di mo na makukuha pa. Hindi pinagmamalaki yung nakasarang isip. Sapagkat ang isip ay napakalaki ng mararating. Nakikita niyo po yung mga hindi naiisip ng mga previous generation? Pagsakay sa aeroplano, naisip ba na mga 50 years ago yung cellphone? Diba? Yung mga hanggang ngayon, namamangha ako dyan sa fax. Bakit lumalabas dito sa papel dito yung nato sa kamila? Kamangha-mangha. Laser technology. Pero kung mga tao, nakasara ang isip, ay ayaw na namin niyang mag-isip pa, ayaw na namin baguhin, hindi tayo makakarating sa ganung uri ng kaalaman. At ganun din sa buhay spiritual. Marami pang anyo, marami pang hugis ang katotohanan tungkol sa Diyos na karamihan ay hindi natin nakikita sapagkat nasanay na tayo sa mga leksyong pambata na batang isip, batang mananampalataya. Marami pa. So do not box your mind in set hermeneutics and in set doctrine. Dapat ang ating doktrina, ang ating pananalig is as good as the latest revelation from God. Hindi nagbabago yung salita ng Diyos sa kaimprenta, pero ang pag-unawa dyan, ang paglalim na pag-unawa, patuloy ang nagbabago. Lugi, yung 50 taon na, 30, 20, 10 taong Kristiyano, yung pananalig niya noon at ngayon pareho pa rin. Ibig sabihin, walang nangyaring growth. Acts 17.23, yung mga tao sa Athens, ang reaksyon nila kay Paul, nung may itinuro si Paul na kabago sa kanilang pandinig, when they heard about the resurrection of the dead, some of them sneered. Pinagtawa na nila. But others said, we want to hear you again on this subject. Hindi sanay ang mga Griego sa ganitong mga katuruan. Bagamat napakarami na nilang alam sa kanilang kabihasnan. Kaya nung narinig nila si Paul, may mga nagtawa at hindi na bumalik, at may mga bumalik pat nag-aral pa. Yun ang nakinabang sa katuruan. So do not readily close your mind. Do not readily reject a new sounding idea. Walang bagong ideya mula nung nilikha ng Diyos ang sandaigdigan. Meron lang new sounding. Bago lang dahil hindi pa natin nakasalamuha at nakita, pero hindi ibig sabihin, bagong ideya yon. Hindi rin po natin dapat ipagtanggol sobra ang katotohanan na akala mo, maipagtatanggol mo yon sa pamamagitan ng pagsasara ng iyong mata at ng iyong tainga at baka maiba pa. Sapagkat ang tunay na katotohanan na nagmumula sa Diyos ay lalong magniningning habang ito ay sinisikap takpan ng mga kasinungalingan. You must never protect the truth because the truth has a way of protecting itself because the truth is eternal. We should be ready to be challenged. At kung hindi natin maipagtanggol ang ating pananalig, ibig sabihin nun ay napakababaw ng ating pangunawa. Kaya huwag mo na akong turuan, ayoko ng malito pa, hindi yan progressive way to deal with spirituality. What is important, if you really like to grow, brothers and sisters, advertise your openness to potential
teachers. Alam niyo po, maraming mga guro, sa akin kuro-kuro, na malayo na rin ang narating ng kanilang espiritu. Malayo na ang narating ng kanilang kaalaman tungkol sa Diyos. Subalit, nangangamba silang ituro ito sa mga tao dahil baka mapagkamalan silang naging kulto. Nangangamba sila na mapagkamalan na tumatalikod sa Diyos. So, hindi na lang nila itinuturo. Lalo pangat sila yung mga swelduhan na mga teacher. Lalo pangat sila ay mga preachers na umaasa sa tulong at bigay. Ang nangyayari tuloy, nawawala sila ng tapang na magturo ng mga naaabot nilang mga kaalaman. So kung gusto ninyo na makinabang doon sa mga ipinakakaloob ng Diyos, sa mga tunay na malalayo ang mga nararating sa kanilang pagsasaliksik, you've got to advertise your openness. Kailangang ipahiwatig ninyo na handa kayong makinig, hindi kayo magre-react negatively at hindi kayo magagalit agad at hindi kayo magpaparatang at magbibigay ng sarisaring mga hatol sa Kanya para kayo maturuan. Dahil ang Panginoong mismo Jesus sinabi sa Matthew 7:6, do not throw your pearls to pigs. Bakit mo nga naman bibigyan ng perla sa mga baboy? Anong gagawin nila? Yayakyakin nila yan at kumakita nilang hindi nila pakikinabangan dahil hindi nila makain, dahil pagkain lang naman ang interest nila. Alangan naman magpulsera sila. Alangan naman silang maghikaw. At kung nakita nilang hindi nila papakinabangan ng sikmura nila yan, babalik ang kahit buong bangis kanilang sasalakayin. Sabi niya, do not throw your pearls before swine because they will trample upon it, turn back, and attack you. At iyan po ang panganib na sinusoong ng mga marurunong pag nagtuturo sa mga mangmang. Sa kamangmangan ng mangmang, ang tingin niya sa hindi niya naiintindihan ay kabaliwan o kasamaan. At ang gagawin niya sa nagtuturo, mamasamain niya at kanyang lulusubin yung nagtuturo. So if you really want to be taught, put it across to possible and potential teachers that you have an open mind, that you are not swine, that you will not trample upon the pearl being given you and then attack the teacher. So be willing to get out of boxes. Be willing to develop and to shift beliefs and paradigms. Kailangan handa tayo na kumambyo. Alangan namang nagda-drive ka, pasok ka sa Primera, hindi ka na umalis doon hanggang makarating ka sa Tarlac. Kailangan magsisegunda ka, magte-tersera ka, at kung may kwarta pa yan, kwarta. Kung umaakyat ka, magdudual ka pa. Kasi kumakambyo ang buhay, hindi pwedeng ganun ng ganun. At ganun din sa pananalig. Yun po mga simpleng maunawaan na pangyayari at mga halimbawa sa ating buhay ay susi para buksan ang mas mga masalimuot na mga usaping espiritual. So kung simple ang pagkambyo, nakikita mo agad, madaling makita, yan ay may katotohanan din sa spiritual world. Kumakambyo ka rin sa iyong spiritual life. Yung mga madaling makita, dapat yan ay pinto lang para mapasok mo yung mahirap na makita. Therefore, it is important if you're going to grow that you do not be dogmatic. Pinagmamalaki pa ng iba, dogmatic kami. Anong mapapala ng dogmatic? Isinara mo na yung isip mo? Sasalakayin mo ang hindi mo kakampi o sumasalungat sa'yo? Mamasamain mo, didemonizin mo ang may ibang pananalig? So you're advertising the negative and that is that you are not ready to learn. Nalulungkot po ako sa totoo. Pagka malayo ang mga nararating kong mga lugar, tapos may nakikita kong isang karatula ng isang kongregasyon, dahil salamat, darating ng Biblia ang lugar na ito, pero yung dumapo sa kanila mga teacher, sobrang mga dogmatic. Habang matuturoan sila tungkol kay Jesus, ang dami rin kakambal na turo tungkol sa mga huwag itong gawin, hindi yan pwedeng gawin, hindi yan pwedeng isuot, hindi yan pwedeng kumipot ng kumipot ang utak at mundo ng dinapuan nila. Kaya kasiyahan ng nadarama ko pag nakikita kong may mission pala doon yung grupo na yon. Buti naman nakarating yung Biblia, pero kalungkutan din dahil ang gagawin nila sa mga bawat nila ma-convert, pakikitirin nila ang isip. Tayo lang ang tama, tayo lang ang totoo, lahat mali. So magiging self-righteous, magiging mga hambog, at magiging separatists from the other members of the body of Christ. Kaya lungkot at saya, sa halip sanang puro saya na lang dahil salamat narating sila. But that, what is good about being dogmatic? Because dogmatism is also characterized by self-righteousness and judgmentalism.
At pag ang isang tao dogmatic, ibig sabihin, sobra ang pananalig niya sa kanyang pinananaligan at wala na siyang ibang itotolerate na iba pa, they destroy friendships. Kaya kung minsan magkaibigan kayo nung pareho kayong hindi pa nagba-Bible-Bible, tapos napunta ka sa isang grupo, siya napunta sa dogmatic, mamaya hindi mo na yung kaibigan. Hindi ka na niyan papasyalan, hindi ka na niyan babatiin kasi naging dogmatic siya. Dahil ikaw ay compromiser, siya ay pure. Dahil ikaw ay mabuti at siya ay masama. So these dogmatic people not only destroys friendships, they also make enemies. At mahirap kaibigan ang ganito na believer. Sapagkat ang kanilang pakikipagkaibigan ay may kondisyon. Habang agree ka sa kanilang doktrina, magkaibigan kayo. Pero pag hindi na, kaaway ka na niya. Mahirap madapuan ng ganitong uri ng sakit. Yung dogmatism. How else can you grow spiritually? Pagka ikay dogmatic, hindi ka na makikinig sa iba. Pagbabawalan kang makinig sa radyo, pagbabawalan kang manood ng TV, pagbabawalan kang umaten ng ganong fellowship, merong speaker sa luneta, hindi ka pwedeng umaten, hindi ka pwedeng makisali dahil kayo ay separatist. So, kikipot ka dahil siya na lang ang napapakinggan mo, wala na't yun, na lang at yun. O asosasyon nila, mga lima o tatlo sila sa asosasyon. Sila na lang nang sila. At yun na lang nang yun ang katuruan. So, ang mangyayari, liliit ang pananaw. How do you grow spiritually? Go with seekers. Go with thinkers. Because once more, the truth does not need protection. The truth is so powerful that it will always prevail. Luke 2:46 to 47, ano po ang ginawa ng batang si Jesus? After 3 days, they found him in the temple courts, sitting among the teachers, listening to them, and asking them questions. Mga kapatid, wala na yatang hihigit pa na sobrang nagbibigay ng kasiyahan at bunga sa panahon na ginugugol mo na ang kausap mo yung mga marurunong. Yung higit na marunong sa'yo. Ay, napakasanap ko, ang higit na marunong sa'yo ang kayong kausap. Tapos you learn how to listen, katulad ng ginawa ng Panginoon. Listening to them. Asking them questions. Kasi pag ikaw ang nagtatanong at nakikinig, pag nag-uwian kayo, ikaw ang may uwi. Uwi-uwi mo yung sagot, uwi-uwi mo yung nadilig mo. Eh yung nagbigay, yung sumagot, yung nagtalumpati, walang uwi yung kundi malat na lalamunan. Walang nadagdag sa kanya, wala siyang napala. So dapat marunong tayong makinig at marunong tayong magtanong. Hindi yung tanong na nang challenge, hindi yung tanong na gustong gipitin mo lamang yung tinatanong mo, kundi tanong na talagang naghahanap ng kasagutan. At alam mo yung tunay na naghahanap? Pag sinasagot mo na, tahimik siya. Hindi yung nag-iisip na naman ng ibang tanong, at hindi ka patapos, nagtatanong uli, ibig sabihin, nagpapasikat lang yon. Another way to grow spiritually is to find the Master. Kailangan ating matagpuan ang Panginoon. And to find a Master, a little M Master, meaning a teacher. People who are on a higher plane of consciousness are important people to meet and to exchange ideas with. Nakita niyo po na ang Panginoong Jesus ay nagtuturo sa bahay ng magkapatid na Mary at Martha? Luke 10:39. Mary sat at the Lord's feet, listening to what He said. Hindi madali para sa isang babaeng tulad ni Maria na maupo sa paanan ni Jesus. Sapagkat noong panahon na yon, sa panahon nila, pag may nagtuturo, mga lalaki lang ang makikinig. At lalo't lalaki yung nagtuturo, mga lalaki ang karamihan ang nakaumpok doon, ang babae, talsik, punta sa kusina, gumawa ng turon. At iyon ang ginawa ni Martha. Yung tama, yung dapat, yung usual, nung magtuturoan na, pumunta na siya sa kusina. At sapagkat hindi niya maunawa kung bakit ang kanyang kapatid ay nanatili kasama ang mga lalaki, magiging disciple din ba ito? Matuturuan ito? Sabi niya, Lord, hindi ba kayo nababagabag na yung babae niya ninandyan? Sabihin niyo, sumama sa kusina, where we belong. At ano sinabi ng Panginoon? She has chosen the better portion. It will not be taken from her. Ibig sabihin, minabuti ng Panginoon na ang babaeng ito lumalabas sa kanyang usual role, lumalabas siya doon sa box ng dapat kalagyan ayon sa kaugalian,
sapagkat yun lang ang magpapalaya sa kanyang isip upang lumawak ito at lumaki. So, while Mary was learning at the feet of Jesus, Martha was in the kitchen, literally and probably spiritually. Hindi natin minamasama na mahilig siyang maglingkod, pero sayang yung pagkakataon kasi hindi naman laging nandyan si Jesus para magturo. Naglabas ka na lang sana ng Bukayo o Skyflex. Huwag ka nang maghanda ng kung ano-ano pa at intindihin mo yung pag-aaral. Pero yan, minabuti ng Panginoon. You have to get out of the box, whatever that box is, if you really like to learn. Maybe your box is your schedule. Maybe your box is finances. Maybe it is household chores or whatever is keeping you. You've got to get out of it if you really like to learn. John 6:68, Simon Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life." So kanino ka pa nga naman pupunta? You have to find the master. Or the little M masters who have become teachers also. Acts 2:37. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, "Brothers, what shall we do?" Nakita niyo po, kinilala nila si Peter na isang mangmang na manging isda. Walang theological education, hindi nagpunta sa Bible school. Tinanong siya ng mga tao, "Ano pong dapat namin gawin?" Ibig sabihin, now they were finding a master, a letter M, a small M. Mga tao na higit sa kapwa tao ang alam. Hinahanap din natin sila, tinatanong at pinakikinggan. At mahalaga yung sabi sa Matthew 7:20, "By their fruit you will recognize them." Bago naman kayo mag-recognize sa sumunod na sumunod, tingnan niyo muna kung may fruit. At ang pinakamabisang fruit na dapat makita sa isang mangangaral, hindi yung galing magsalita, hindi rin yung personal na buhay niya, bagamat importante yun, ang tunay na fruit, anong nangyayari sa inyong puso pag natuturuan niya kayo. Yun ang fruit na walang ibang magsasabi sa inyo kung tama ang fruit o hindi. Do we get comforted when we need comfort? And do we get bothered when we have to be bothered? Yun ang talagang godly teacher. Because the word of God must comfort the afflicted and afflict the comfortable. So anong bunga sa inyong buhay ng katuruan at ng pagtuturo? Doon nyo ngayon malalaman kung tunay nga ba na isinugo sa inyo ng Diyos ang isang mangangaral. Hindi sa talumpati, hindi sa husay, hindi sa itsura. Bagamat nakakatulong yon. Hindi rin sa kanyang personal testimony, bagamat up to a point, importante. Pero ang mahalaga, anong talab sa inyo ng ministry niya? Yun ang bunga na dapat ay hinahanap. At ang pangako naman, Matthew 7:7-8, "Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. For everyone who asks, receives. He who seeks, finds. To him who knocks, the door will be opened." Meron akong gustong itanong sa inyo, mga kapatid. Siguradong napakarami nyo nang naidasal sa Diyos. Nahiling, nahingi. Nahingi nyo na ba na magpakilala siya sa inyo? Yung lampas at higit sa Christmas card. Yung lampas at higit sa nakikita natin sa mga bilin, sa mga magagandang greeting cards. Yung lampas at higit sa itinuturo ng pulpito o ng Sunday school, ng Bible study o ng Bible school. Nahingi nyo na ba sa Diyos na magpakilala sa inyo? Hingin nyo. Sabi, "Ask and it will be given you." Kadalasan yung tunay na Diyos, bago natin siya makita, dumadaan ang mata natin sa maraming mga lenses. Lenses ng relihiyon, lenses ng kultura, lenses ng intellect, lenses ng edukasyon, lenses ng kamangmangan, ng ating mga biases, kaya hindi na natin maaninag talaga yung Diyos. Nakita nyo yung Diyos, kung papakinggan nyo ang mga relihiyon, iba-iba ang itsura niya, iba't iba ang kanyang kaanyuan. At kahit mismo sa Kristyanismo, doon na lang tayo sa mga Bible-based evangelical churches, so to speak. Iba't iba pa rin ang madidinig mo na katuruan.
Sapagkat kung minsan, ang pagpapakilala ng isang mangangaral tungkol sa Diyos, eh ayon sa kanyang hilig. Kaya kung mahilig siya magdasal, puro dasal ang ginagawa ng kongregasyon. Kung mahilig siyang magmisyon, puro misyon. Kung mahilig siya sa praise and worship, puro praise and worship ang ginagawa. Kung mahilig siya sa prophecy, puro prophecy. So huwag din kayong mabilanggo sa hilig ng inyong mangangaral. Dahil kapwa tao nyo lang yon. Kailangan meron din kayong sariling hilig, may sariling pagpapakilala sa inyo ang Diyos na sinusundan ninyo at hinahabol sangayon man o hindi ang pulpito. Sapagkat ang relasyon natin sa ating may kapal, sa lumikha sa atin, ay personal. Kaya tingnan ninyo, pag napasama kayo sa kongregasyon ng mahilig magdasal, puro kayo puyat na puyat, dasala kayo na dasala, mga magdamag, no? Dahil yun ang hilig ng pastor. Kung ang napahilig naman niya sa charity, puro kayo charity, feeding the poor, puro street children, inatupag niyo sa buong buhay niyo. Hindi masama yon. Ang sinasabi ko lang, huwag kayong pakulong sa hilig ng inyong mga leaders. Dahil pag humarap naman tayo sa Diyos, personal at isa-isa ang pagharap. Kaya tatanungin ka, anong ginawa mo sa gift na ibinigay ko sa iyo? Hinabol mo ba ang mga ibinigay ko sa iyong mga pangako? Nilandas mo ba ang mga ibinigay ko sa iyong mga daan at doon ka dumaan o sumunod ka na lang ng sumunod kung kani-kanino sa daan nilang gustong puntahan? While the church is a general corporate direction because it is a body, you are not forbidden to pursue a personal growth direction. Hanggang hindi mo ginugulo yung church at hindi ka pumipigil sa ginagawa ng church in a corporate way, malaya ka na sundan ng Diyos sa iyong personal na buhay. In fact, yan ay hindi mo lang kalayaan, yan ay isa nating tungkulin. Nahanapin ang Diyos at hayaan siyang mabuhay sa ating puso. Kaya ang tanong ko, nagkaroon na ba kayo talaga ng sincere, honest prayer to God and ask Him to reveal Himself to you? Diyos ko, sino po ba talaga kayo? Ano po ba talaga gusto nyo? Baka gusto lang naman ng pastor namin yung nadidinig namin. Yung ba talaga ang gusto nyo? Ito ba talaga ang turo nyo o ito lamang ang statement of faith ng Bible school na pinanggalingan ng aming preacher? Nakakahon po ba kami sa kahon ng iba o talaga bang diretsyong itong kagustuhan nyo ang nalalaman namin o nasasala? Kami ba'y minamanipulate ng relihiyon? Kami ba ay minamani obra at pinapaliko sa kaliwat kanan dahil yun ang mabuti para sa organisasyon? O yun ba ang mabuti para sa amin? Kami ba'y mga spare part lamang ng makina ng church na dapat mag-function ang mag-function? O end users din kami na minamahal mo? Ano ba talaga kami? Sino ba kayo? Yan ang mga magaganda mga panalangin. Hinibigyan mo po kami ng kotse, matanggap na pa sa trabaho ang aking anak, may magbigay sana ng pera dahil nasira ang aming bubong. Well, all of these are nice, but they are not the big issues of life. Because what is not important 10,000 years from now is not really important. What is not important when you face God is not really important. Anong mahalaga makilala natin siya? Maraming mga tatay hindi nakikilala ng kanilang anak. Malaki sana ang maitutulong ng ina kung ipakikilala ng ina na mabuti ang tatay. Halimbawa, malayo ang mga anak sa tatay, yung nanay nagsasabing, lumapit kayo sa aman nyo, mabait yan. Paangil-angil lang yan, pero hindi yan totoo. Hanggang ganun lang yon. Sige, lumapit kayo. Diba? Kasi kung ipinakikilala mong mabuti, magkikilala eh. Meron kang isang kapatid na malayo sa ibang kapatid, pero dahil ang nanay mo, magaling siyang magpakilala, hindi ganyan ang kapatid nyo, kasi ganito lang talaga siya, nakikilala mo. Huwag kayong umasa sa pagpapakilala ng Diyos sa inyo ng pulpito. Dahil malay nyo, may limitasyon yon. Kilalanin nyo ang Diyos, diretsahan. Sapagkat available siya. Huwag kayong dumaan kung kani-kanino. Bagamat nakakatulong sa karagdagan natin pagkilala at kaalaman yung dumadaan sa mga nag-aral, naghanda, mga nag-review, pero huwag kayong umasa na lang sa kanila. Kaya ang mga malalaking tao ay may mga press corps, meron silang mga spokesperson, dahil yun ang nakakapagpahugis kung paano sila ipakikilala, kung paano sila ipapresent. Karamihan naman, hindi yun ang totoo, kundi media manipulation lang pala yun. Yun pala ay image lang at hindi reality. So, sino ang Diyos? Gaano
kalalim ba ang pagkakilala natin sa Kanya? Ano ang alam natin tungkol sa Kanya? Liban sa sinasabi sa atin ng mga nagtatalumpati at nangangaral, alam niyo po ang isa sa mga pinakamahalagang paglalakbay ng tao. Siyempre, pag maglalakbay, may pupuntahan. Ang pinakamahalagang paglalakbay, yung makakilala mo ang Diyos. No? Dahil misrepresented. Marami mga tao nagtatago sa likod ng pangalan ng Diyos para magsamantala sa kapwa. Para manghut-hut sa kapwa. Marami mga tao nag-a-abuse in the name of God. So, hindi mo makikilala ang Diyos kung aasa ka doon. Kailangan ng sariling pagsisikap. At ang pangako ng Matthew 7:7-8, sino mang nagtatanong ay sasagutin? Sino mang kumakatok ay pagbubuksan? At sino mang naghahanap ay pagbibigyan, pagpapakitaan, tuturuan, pagkakalooban. Kanya-kanyang sikap. Huwag niyong iasa sa iba. Lalo yung personal na pagkakilala sa Diyos. Pero, kung kayo mga ngahas na magtanong at humiling sa Diyos na magpakilala siya, dapat handa kayo to deconstruct your other religious ideas about God when God really reveals Himself to you. Because most of the things that are in our minds were put there by religion. Sometimes well-meaning, sometimes not. Kaya handa ba kayo na makilala talaga ang Diyos? Another way to grow spiritually is to be discreet with special knowledge. Ang Diyos naman kasi, kung handa ka, tinuturuan ka, kung open ang iyong mind, dahil open, may papasok na karunungan. Pero hindi lahat ng karunungan na ito ay para sa bala na, para sa kahit kanino na lang. Because there's really uncommon and sometimes hidden knowledge. Marami, maging si Jesus, marami siyang misteryo. Habang sinabi niya, pag mananalangin kayo, iksian nyo, di ba? Pero bakit minsan magdamag siyang nananalangin? Tapos sinabi niya, pag mananalangin kayo, magkulong kayo sa kwarto nyo. So ini-encourage niya yung personal na pakikipagniig sa Diyos. Ano kaya mga ipinanalangin niya, yung magdamag? Ano kaya yon? Hindi natin alam. Pero subukan yung manalangin ng ganon. Walang agenda, walang hinihiling, walang hinihingi. Nakikinig lang kayo sa tinig ng Diyos. You will have a glimpse. You will have a clue as to what it means to really pray in spirit and to pray alone. While it is good to pray with your fellow believers, but it must never replace personal prayer. At yung personal prayer na hindi lang binasa nyo sa inyong devotional guide, na 1 minute with God every day, parang gano'n na lang. Pati babasahin nyo, nakalagay doon. Yung isusulat nyo, nakalagay doon. Yung conclusion, nakalagay na rin doon. Anong napalan nyo? Diba? Para lang tayong elepanteng tumuntong sa bola. Para hindi mo nung kailangan ng utak mo para gawin yun eh. Kailangan mo lang nasanay ka, tinrain. Pero yung mananalangin ng walang agenda, so that it is the agenda of God that will prevail, that is an experience. Yung panalangin na walang performance dahil nag-iisa ka lang, hindi mo kailangang habaan kung hindi na kailangan, hindi mo kailangang iksian kung kailangang iksian dahil wala ka namang pinangingimi ang tao. So kadalasan nga, mahirap pa yung may kasama kang nananalangin dahil kailangan maintindihan pa nila, Diyos ko, ang aking pong nanay nasa ospital, o operahan po siya bukas, kailangan po niya ng dugo. Gusto mong tapikit. Teka nga, bakit mo sinasabi yan sa Diyos? Di ba alam ng Diyos yan? Oo nga, alam ng Diyos, pero hindi alam ng mga kapatiran. Pwede sabihin mo na sa kanila bago ka manalangin para alam nila yung background. Dahil sino ba talaga kausap mo? Ang kapatiran o ang Diyos? Nakakalito ka. Kaya yung public prayer, marami yung pitfalls, maraming danger, because sometimes it becomes performance. At may mga mananalangin pa pag manalangin, oh, Amang Diyos, bakit naiiba yung boses pag mananalangin? Tingin mo nga, may mga palangangin. Bakit drama itong nagdadasal na ito? Hindi naman talaga ganun magdasal. So, arte. So, kung gusto niyo maging totoong-totoo, mga kapatid, manalangin kayo mag-isa. Sapagkat yung totoong-totoo sa atin ang nakalulugod sa Diyos. Develop a very personal prayer life and be discreet if you have special knowledge.
Kung may ipinahihiwatig sa inyo ang Diyos, huwag nyo lagi na lamang ipinapabalabalandra sa buong mundo para nalang masabi kayong special. Kasi sabi nga niya, do not give to dogs what is holy. May mga bagay na hindi inuungkat. Kahit sa pamilya natin, yung ginawa ng isang member, hindi naman laging inuungkat sa iba. Some things are too sacred to mention. And our relationship with God has a lot of sacred elements. Sabi sa Matthew 7:6, do not give dogs what is sacred. Pagka meron kayong bagong kaalaman, isang bagong ideya, isang bagong pananaw, hindi nyo agad-agad yan na ina-advertise, hindi nyo agad-agad na pinalapalulun sa iba. Kasi hindi sila handa. It takes a spiritual preparedness for spiritual things. Therefore, do not quarrel about doctrines. Wala pang nagdebate tungkol sa doktrina ang nagkasundo. Wala pang nagdebate at nag-away tungkol sa mga katuruan ang may isang, ay, oo nga, tama ka sister, mali ako. Wala pa nagganon. Kasi ito yung may debate, ang gusto ng magkabilang panig ay manalo. Therefore, kahit may punto ka at masarap paniwalaan, i-ignore nila yon dahil pag naniwala sila sa'yo, panalo ka. So, walang nararating ang quarrels. Kung may pananalig kayo at hindi ganun ang pananalig na inyong kapwa, manahimik kayo. Sapagkat kahit anong pagpilit mo, tatanggihan din niya yan dahil gusto ka niya i-convert tulad ng gusto mo siya i-convert. Walang mararating. Sapagkat kung gusto nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos ang ipinagkaloob sa iyo, mahirap ba sa Diyos na gawin yun? Kailangan ba ng Diyos ng iyong tulong para gawin yun? Sapagkat kung sa iyo ay lumaglag ang kaalaman, dumating ang enlightenment, bakit hindi ibigay din sa kanya? So habang hindi dumadating sa kanya, manahimik ka. Dahil kahit anong gawitin mong lengguwahe at pilit, hindi niya madedecode ang iyong message dahil nasa iba siyang level of consciousness. Parang AM at FM radio station na nag-uusap, hindi pwede magkaiba ang frequency. So, knowledge about spiritual things is also indicative of spiritual condition. And unless that spiritual condition is met, no amount of knowledgeable explanation will help. 1 Timothy 1, 3-4, as I urged you when I went into Macedonia, stay there in Ephesus so that you may command certain men not to teach false doctrines any longer, nor to devote themselves to myths and endless genealogies. These promote controversies rather than God's work, which is by faith. Kahit sa isa pong kongregasyon, isang church, kumisan iba-iba pananaw ng mga tao about the same thing. Iba ang pananaw mo tungkol sa Lord's Supper, iba ang pananaw mo tungkol sa baptism, iba ang pananaw mo tungkol dito, iba. Kung may 10 tao, siguro 10 or 8 pananaw yan. Kaya may leader. Ano ba ibig sabihin ng leader? I am going there, those who like to go there, follow me. And if you agree with your leader, mga 70 to 80%, manahimik ka na doon sa 80 at huwag mo nang guluhin ang mundo doon sa 20 na hindi kasangayon. Kasi kapwa mo, mayroon ding 20 hindi sangayon, may 15 na hindi sangayon, so guguluhin nyo ang buo nyong kongregasyon. Ngayon, kung talagang yan ay mahalaga at ipinagkaloob sa inyo ng Diyos, mahirap bang ipagkaloob din sa iba? Ang mahalaga sa isang organisasyon may unity. And I say, if you agree 75 to 80%, malaki na yon. Huwag nyong asahan na mag-agree kayo 100%. Si Paul at si Peter nga nagbabangayan tungkol lamang sa circumcision. No? Nagkakagulo-gulo yung mga Christian leaders kahit nung unang panahon. Nagtatalo-talo yan, ipaliwanag ang gusto niyang ipaliwanag. Siya ang nasusunod sa meditation, hindi tayo. Sa reading, yung mata natin, kung sa mudalid, yan ang binabasa. Sa listening, kung kanino mo ito ang tenga mo. So, sa meditation, you let the Spirit of God lead you. Kaya napakahalaga po sa spiritual growth yung meditation. Dahil diyan ibinubunyag yung mga hindi natin sukat akalaing maintindihan pala natin, hayaan natin ang Spirito ng Diyos. Psalm 119:27. Let me understand the teaching of your precepts, then I will meditate on your wonders. Psalm 37:7. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Be still. Be quiet. And let God speak to you. Kinausap niya yung mga propeta nung araw, isinulat, binabasa natin ngayon. Pwede ka rin kausapin ngayon nang hindi nakasulat dyan, kausapin ka. Kaya lang, huwag mong gagawing doktrina para sa lahat yung sinabi sa'yo. Kasi sa'yo lang yung sinabi. Hindi kinausap ako ng Diyos, ang sabi, pautangin mo ako. Aba,
Ba't ako nasangkot sa usapan nyo ng Diyos? Kung papautangin kita, dapat ako kinausap na pautangin mo si ganon. Eh, ikaw palang kinausap, ba't mo ko isasali dyan? So, ang mga personal na revelation ng Diyos, nagre-reveal pa rin ng Diyos, hindi naman siya nagbabago eh. Pero hindi mo dapat gawin doktrina para sa lahat. Yun ang panganib. Yung personal na sa'yo, gagawin mong doktrin. Sa'yo lang yun. I-apply mo lang yun personally. But don't force others to get into that situation. Psalm 63:6. On my bed, I remember you. I think of you through the watches of the night. So may first watch, second watch, third watch, fourth watch. Kasi hinati nila ang gabi into 3 hours. So 3 times 4, yun yung 12 hours of the night. Kaya may mga fourth watch, ibig sabihin yung mag-uumaga na, ayan na, tapos ang paghihintay. So marami mga watches of the night. So sabi niya, I think of you through the watches of the night. Yung talagang iniisip mo ang Diyos, nakikipagniig ka sa Kanya, wala nang hihigit pa na purong-purong kasiyahan kaysa sa pakikipagniig sa Diyos. At yun ang dapat nating hindi nababaliwala. It's different to attend church, it's different to go to a Bible study, it's different to praise and worship, and it's different to meditate. Kasama dapat yan sa ating buhay spiritual. And finally, among the few that we like to talk about today and how to grow spiritually, live out new knowledge. Ipamuhay ang nalalaman. Incarnate new understanding. Because it is in the mind, it must find its realization in the physical world. So you have to do what you know. You are what you know. What you know must become what you are. Operationalize new realizations. Meron ka palang naiuntindihan, naunawaan, paano mo gagawing totoo ito sa iyong buhay? Practice spirituality. Because then and only then can it be shared with others, not through the mind, but through your practice and example. James 1:22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. And when you operationalize your understanding, this will open new doors for more understanding and more enlightenment. Pag yung naabot ng ating isip, ipinamuhay natin, humahanda tayong umabot sa iba pa na mas mataas. Sapagkat kung may naiisip ka, hindi mo naman sinusunod at ginagawa, hanggang doon ka na lang. Pag ginawa mo yon, tsaka ka tumaas, para maabot mo uli ang ibang isipin. At pag ginawa mo na naman yon, tataas ka ng tataas. And that is how you change from glory to glory. Many of us do not grow spiritually because we do not practice what we know. Alam natin, pero hindi natin ginagawa. Alam mong dapat ka magpakumbaba, hindi mo naman ginagawa. Alam mong dapat ka makipagkasundo sa nakikipagkagalit sa'yo, hindi mo naman ginagawa. So hindi ka nalalampas sa alam na yon. Kasi pag yung alam mo, ginawa mo, tataas ang iyong kalagayan. May iba ka pang malalaman uli na pag ginawa mo, tataas uli ang iyong kalagayan. Sa pagsunod sa kaalaman, dun tumataas ang ating level ng spirituality. It is in obedience. That's why the Bible places a lot of premium on obedience. Not on what you know, but on what you do with your daily life. At totoo naman, marami tayong mga alam, hindi naman natin ginagawa. Pag hindi mo ginawa yon, walang bago kang malalaman. Gawin mo muna yon para may bago kang malaman. At pag sinunod mo na naman yon, may bago ka uling malalaman because life is about changing from glory to glory. So do not strive for just religious knowledge. Do not strive for just doctrinal mastery. Strive for spiritual growth, which means godliness, which means God-likeness. Ang tunay na paglagong espiritual ay ang pagbabalik sa wangis ng Diyos na nasira dahil sa kasalanan. Ang tunay na espiritual na tao ay hindi nakukuha sa dami ng alam at sa galing makipagtalo. Ito'y kababanaagan siya ng wangis ng Diyos. True spirituality is not about religious knowledge. It is about being more and more like the essence of God. Because our spirituality is supposed to transport us back to the image that was lost in the Garden of Eden. Therefore, true spiritual growth is to become more and more like God. Kaya hindi pwede yung mga mahilig makipagtalo at makipag-away dahil hindi trabaho ng Diyos yung ganyang mga bagay. 2 Corinthians 3:18,
and we are being transformed into His likeness with ever-increasing glory, which comes from the Lord who is the Spirit. Transformation is what is important, not information, not knowledge. Transformation. Being what you know. Doing what you preach. Being the truth, not just knowing the truth. Incarnating an idea into real life, into physical life. And of course, this growth leads to love and to loving kindness. And it grows to peace and serenity. Ano ang ending ng spiritual growth? God-likeness, love, peace, serenity. Kung hindi tayo doon nagwawakas, ibig sabihin hindi tayo nag-grow spiritually. Maybe we only become better informed, more knowledgeable, but not really more spiritual. Ang wakas niyan, peace. Hindi ka nabubuhay sa takot, hindi ka nananakot, hindi ka nakikipagbangayan, payapa ang iyong loob. Meanwhile, misguided religious knowledge usually leads to confusion, to power play, to self-righteousness, and to trouble. Sabi sa 1 Corinthians 1:12,